So nandito tayo ngayon ulit sa Paralaya. Inumpisa na namin yung maliit na project dito, yung Dirty Kitchen. Nagiba na yung dating ano rito, Dirty Kitchen na kahoy, tapos nakabubong lang. Tapos gagawin natin dito yung half concrete lang sa harap, tapos bakal na yung mga frame, tapos screen lang dito sa harap. Kasi sa likod, yun yung naka hollow block hanggang taas concrete siya doon. Pali nag-layout na kami gamit itong tiles. Ito na yung squala namin siya sa harap. Tapos sinuhukay na namin yung mga asintahan. Tapos may nahukay nga pala kaming ano rito, kayamanan. Ito, natatandaan nyo pa ba itong mga pop cola? Ayan o, ang dami. Nakabaon lahat yan dito, nakasako. Inilibing nila. Sinalbid siguro ng mga dati nagtrabaho. Nakasako sila, isang sako. Bali, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 pieces ng bote ng pop cola. Nakahukay namin dito. Tapos itong PPR na to, ito na yung sa ano natin, water line. Papunta rito yan. So, magtatap na lang tayo. Tapos, meron dating poso dito, ililipat namin. Or, extension na lang namin ng elbow palabas doon. Para magamit pa uli. Dahil, balak ni sir, gumawa kami ng ano doon, pond. Parang koi pond. Ganun. Fish pond na concrete. Concrete yung wall, tapos yung harap niya, salamin. Abangan yung paggawa natin doon. Sir, pakola, baka naman. Baka naman. Meron pa ba? Yan, bali, ito nga pala yung mga materialis natin, yung mga semento natin. Tapos yan si tatay, nagbebenda siya ng mga stirrup, yung mga 9mm. Tapos tiyan namin yung kahit Dirty Kitchen din, kasi continuation yun nung magiging bakod. Tapos, ito yung materialis natin para sa mga ano natin, posting ng mga wall at saka yung trusses natin. Yan. Yung mga 10mm na yan pa, gagamitin natin yan sa poste. Tapos babakalan din natin yung flooring para matibay bago tayo mag-tiles. So babalik muna ako doon sa Diaka. Puntaan ko si Kenneth noon para mapagtulungan namin yung mga ginagawa pa doon. Okay, let's go! Yan, so nandito tayo ulit sa Diaka. Ito na yung nagawa ni Kenneth dito na lagyan niya na ito ng pinto. Bali, ganito siya. Yan. Tapos dalawang pinto na lang doon. Mamaya, ililayout ko na ito mamaya. Siguro pagkas kumain, tangali na kasi. Tangali na ako nakabalik. Yan, kung mapapansin nyo, nung sinetap ko yung laser level natin para mag-layout dito. Yan, kung mapapansin nyo, ang laki ng diferensya, di ba? Yan, hindi naman nadadaya yung ano natin dyan, yung laser level natin kasi dinouble check pa namin sa ano yan, sa bar level. Nabigla nga ako, no, nakita ko na ganyan. So, magmula doon, hanggang dito, meron siyang diferensyang 2 inches. Magmula doon, papunta dito, mas mababa ito ng 2 inches. Hindi ko alam bakit ganun nila ito tinails. Ibig sabihin, nakaslope siya. Hindi ko alam kung sinadya. Nakaslope siya dito. Parang ginawa nila, parang kumbaga sa garahe, mas mababa dito eh. Ano naman to, sala naman to. Dapat lang sana pantay dito. Pero siguro, para mahabon yun doon,
At ayaw nila magbawas dito sa pinto. So, nag-umpisa sila doon, tapos sinislope nila dito. So, mangyayari niyan, eh, wala na tayong magagawa dyan. Ganyan na talaga yung tiles eh. So, yung pinaka-baseboard natin dito, sa gagawin nating mga drawer, sa gagawin nating storage, is magiging ganyan din, katulad niyan. Mas makapal siya rito, panipis siya doon. Magmula dito sa vertical na guhit, yan, kung mapapansin nyo, yung tinatamaan ng ilaw na yan patayo, yan yung magiging pinaka-wall o hangganan ng pader natin. Ganyan na magiging layout niya. Dito, dito natin tatayo yung wall natin, tapos i-divide natin sa tatlo para sa mga drawer natin. Tapos gagawa muna tayo ng pinaka-baseboard niya rito, ng pinaka-sahig niya rito. Hindi nga lang magiging level yung... Level siya sa taas. Ililevelan natin yung taas. Doon sa ilalim, papatong na lang siya sa tiles. Yeah, so, bali naglilinis na kami, no? Hindi ko natapos itong ginagawang platform dito para sa amin natin. Umalis din kasi ako kanina, may kailangan lang bilhin ng materials doon sa kabila. Kaya boss ko na ipagpapatuloy ito. Kaya kung pakikita nyo, napakita ko sa inyo, yung diferensya niya. Ayan yung laser level natin, kinatama ng ilaw. Mula doon, gumawa ako ng 10 cm pababa rito. Yung difference niya, magmula doon, kumuha ako ng 10 cm na pinaka-baseboard niya, pababa dito. At dyan, kitang-kita natin yung diferensya ng flooring. So, tingnan natin ilang difference niya. Mula doon, 10, tapos dito ay 14. So, dito sa mahigit 8 feet na ito, meron siyang 4 cm. Pero hanggang doon sa dulo, mabot na yan ng 5 o 2 inches ang diferensya. Naka-slope yung pagkaka-tiles. Ang pangit nga lang, kasi hindi naman tayo pwede sumunod sa tiles. Pag sumunod tayo sa tiles, yung platform natin, yung pagka-eskwala natin, pagka-vertical natin dito, hihiga naman siya. So, wala tayong choice kundi sumunod tayo sa level. Diyan kasi papatong yung mga drawer natin, tapos dapat nasa hulog yung carcass ng drawer natin o yung pinaka-frame niya. Yan. Pagka na-floringan yan, i-divide ko na bukas yung tatlong drawer dyan. Tapos, assembly na natin mga drawer. Tapos dito sa labas naman, yan, nadagdagan na ni Kenneth yung kasama ko yung mga shelves sa ilalim. Pero nakakatanggal ito. Yan, lilisto nun pa. Temporary pa lang to kasi bibili ako nung kamukha nung ginamit natin doon sa ginawa natin kay Kuya Mon, yung shelves pin. Alagyan ko yan. Tapos may nakapuna, wala daw sa hulog yung gitna. Ang totoo po, nasa hulog po pareho yan dahil naka-laser level yan. Ang wala talaga sa hulog yan itong pader. Makikita nyo. Maliit siya, paliit siya dun sa taas. Kaya nagmumukong wala sa hulog to. Kaya hindi pa namin yan pinipintuan. Kasi papadecide pa namin kay ma'am kung gusto niyang gawa na ng pinto na ganyan. Kasi built-in yan eh. Ngayon, kung gagawa ng pinto yan, pangit kasi hindi sila parehas. Ang plano ko sana, lagyan siya ng parang maliit na ambar ito. Para yung nasa hulog yung pinto dito. Kaso nga lang, makikita pa rin sa gilid yung wala sa hulog. Pero at least, di ba, yung pinto natin, pantay-pantay. Tapos naka-float yan, kung mapansin nyo, kasi pag nag-spray sila ng tubig dyan, eh, hindi na siya mababasa. Ano lang naman yan, shurak lang naman yan, o taguan ng mga gamit. Ay, hindi pa namin pinipintuan yan. Tapos yung ginagawa ni Kenneth kanina na cabinet, naisalpak na namin sa taas. Papakita ko. Nalagyan na rin namin ng pinto. Kanina, hinang namin ito. Medyo madilim nga lang.
Yan, wala pang ilaw dito eh. Yan, masensya na kayo sa quality, naloba yung camera natin. Yan, yan yung design ayon dun sa picture na pinakita nila ma'am. Tapos, mapapansin nyo, sumiyaw ng konti sa may kisame. Dito pansinin nyo yung kisame. Mataas siya dito sa kanan ko. Ibig sabihin, wala na naman siya sa level. Hindi ko alam bakit, siguro, pakyaw nga ang trabaho rito, pero dapat naman, nasa ayos, wala po siya sa level, mataas siya doon. Hindi na yata nila ginamitan ito ng level hose para agad matapos. Ang plano ko na lang dyan, para makasara yung siwang, ganito. Magkakaroon na siya ng groove sa gitna ng mga pinto. Yan, may baseboard dan sa taas. O parang cornesa na flat lang. Para minimalist pa rin yung design at modern pa rin. Bali, ganito yan, yung mga pinto. Yan. Ito pala magiging office itong kwarto na to. Tapos ito, open shelves lang to. Ito naman yung sa loob ng kabila. Okay. Sorry, maingay. Hindi siya soft close. Ayan, tapos dito sa gilid, yan, yan ang itsura niya. Hindi pa natin alam kung varnish ba ito o duko o paint, roller brush finish lang. So, abangan natin yan. Meron pa tayong gagawin dito bukas. Bubutasin na namin yung pinto dito para sa additional storage dito sa taas ng pinto. Tagos siya dyan, tagos. Pagkatapos, gagawin na natin closet dito na may sliding door. At dito yung bed frame na may drawer. Yun. So, abangan nyo yun bukas at saka yung pagpapatuloy ng project dun sa Paralaya na paggawa namin ng dirty kitchen. Yan. So, hanggang dito na muna yung vlog natin. Bukas na lang uli. Abangan nyo yung pagkapatuloy natin ang paggawa dito. Tsaka, pakita ko sa inyo kung ano yung mga nagawa nila bukas doon sa Paralaya Project. Okay? Thank you.